Si Nunong ay isang batang sa ika-apat na beteng. Bagong lipat lamang sila ng kanyang pamilya sa barangay Karanan kung kaya't wala siyang kakilala sa kanyang mga bagong kaklase. Mabait na bata si Nunong, subalit madalas siyang tuksuhin ng ibang bata sapagkat kayumanggi ang kanyang balat, sarat ang ilong at kulot na kulot ang kanyang buhok, mabibilog din ang kanyang mga mata. Sa unang araw ng pagpasok ni Nunong sa paaralan, siya ay hinatas ang magpakilala ng kanyang guro sa harapan ng bang klase. Masigasig na tumayo si Nunong at ipinakilala ang kanyang sarili. "Magandang umaga sa inyong lahat." Bati niya. "Ako nga pala si Nunong, 10 taong gulang. Oh, bagong lipat lamang ako dito sa mababang paaralan ng Timog Karanan, nagmula pala ang aming pamilya sa tribo ng mga Aeta. Sana ay maging kaibigan ko kayong lahat." Dagdag pa ni Nunong, subalit, biglang nagtawanan at nagsigawan ang kanyang mga kaklase ng, "Nunong kulot, Nunong kulot, Nunong kulot." Nalungkot si Nunong nang siya ay pagtawanan ng kanyang mga bagong kaklase. Kahit na siya ay palaging tinutokso dahil sa kanyang pisikal na itsura, lagi pa rin binabati ni Nunong kulot ang kanyang mga kaklase. Tiningitian niya palagi ang mga ito kapag kanyang nakakasalubong. Lagi rin siyang tumutulong sa paglilinis ng kanilang silid-aralan. Si Nunong kulot ay may angking talino, tinutulungan niya ang mga kamag-aral na nahihirapan sa mga asignatura. Bagamat palaging pinagtatawanan, lagi niya pa rin tinutulungan ang mga ito sa pagbabasa at pagsusulat. Liban pa rito, kapag mayroon siyang nakikitang kaklase na walang baon ay binibigyan at hinahatian niya ito ng kung anong baon mayroon siya. Hindi madamo si Nunong kulot, mapagbigay at matulungin siya sa mga kaklase niyang nangangailangan. Dahil sa mga katangian na ito ni Nunong kulot, napansin ng mga kaklase niya na datapo at kakaiba sa kanila ang kaanyuang pisikal ni Nunong kulot ay mayroon naman itong busilak na kalooban. Ang dating panunukso ng mga kapwa niya bata ay unti-unting napalitan ng paghanga at respeto sapagkat hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob si Nunong kulot, bagkus sinuklian pa ito ng kabutihan. Simula noon, hindi na nila tinukso at pinagtawanan ang kaanyuan ni Nunong kulot. Naging mabuti silang magkakaibigan na nagtutulungan at nagmamahalan. Nunong kulot, isinulat at iginuhit ni J. Lewis R. Naul, orihinal na kwento ni Nino Kimpi. Espiritu.